yan. Ha? Grabe mo na. Pwede ka nakabra lang? Sipura! Baka masyado seryoso ang lola mo. Ay, taro ako. Paano naman to? Ganyan. Ano, labas mo. Yan ang mga nanay na bakula. Labas. Ay, masaryano. Ito nga. Grabe to. Nakakayos yung bewang. Paano kaya yung bewang namin? Wala. Legs na rin. Sabi ko nga ba, ba't sinama natin sa vlog to eh? Gaya mo yung view, mama. Apat ang anak, ganito bewang. Kamustahin mo yung mga bewang naman ako. Hello po sa mga viewers, and gusto lang po namin ipalam sa inyo na bago po kami nag-shoot dito, lahat po kami ay nagpa-swab test. And lahat po kami negative po sa COVID. So, safe yes. po kami na mag-salo-salo rito, na magkakaibigan. Saka naman yung ano tayo ng kami. Pero teka lang, ano kayang masasuggest nyo na tawag sa aming apat na sexy star of the 90s? Ano po ba? Mood rocket? Mga nanay? Mga... Pero mas maganda yung ano, pero mas maganda yung medyo catchy ng ano, konti para pati yung millennial. Pero sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nagko-comment sa atin. Kasi ang ganda ng mga comment nila sa atin sa Facebook. Walang okray, walang ano, talagang lahat, goodbye. Wow! Saka walang si ganito, si ganyan, talagang appreciated nila tayong lahat equally. Well, thank you so much! Saka nagpapasalamat kami sa lahat ng mga tumatawag ng mga Diyosas ng 90s. Naku, napakasarap kaya pakinggan yun. Yan ba yung tawag sa amin, Diyosas ng 90s? Diyosa. Yes. Importante sa admit. Mothers. Well, mothers in a, ano, mudra girls, mudra girls. Kung ano pa man po, please po, humingi po kami ng Suggestion. Maraming. At kung sino yung magugustuhan namin na ano, di ba? May price na magagaling sa amin. Kaya kailangan pagandahan kung ano maganda yung tatawag namin sa inyo. Tsaka hindi lang yon, pwede rin silang mag-advise sa atin kung ano yung topic na gusto nilang i-discuss naman natin sa susunod na vlog lang. Okay? Kasi para maano, te, para manilaman sila, kaya tayo nagsama-sama, hindi bilang sexy star, kundi bilang mga isang ulering ina na tayo. Perfect! Talagang hindi naman tayo na naligo ng landas, na itama natin lahat at na maging maganda naman yung ating buhay at maging maayos naman. Yes. Ngayon, kagaya ng sinabi ng mga sisters ko, na kung ano yung gusto nyong topic, pwede natin pag-usapan. Yes. Diba? Any suggestions, open kami. Yes. And itatry namin, maisama namin, ma-guess namin yung mga ibang kasamahan pa namin na sexy star ng 90s pa rin. Para sino yung mga request ninyo na i-guess namin dito? I-guess namin yan para sa inyo. Okay. So, let's pray. Let's pray. So, kahit tayo. Let's pray. Lord, thank you po sa food na nandito sa harapan namin, Lord. Sana po lahat ng food na to is maging healthy or safe sa amin, pati rin po sa kakain ng iba. At saka maraming salamat din po, Lord, na magkakasama kami ngayong apat. At ito po yung first vlog namin, Lord. Please po, sana po tuloy. Ayun na pong bahala sa amin. Yeah, amen. Salamat po. Amen. Yeah. And of course nga pala mga guys, kain. Okay, let's eat. Kain. So Nini, anong mo rito? Ano nga ba yung niluto mo rito? Bali ito, niluto ko tong butter chicken. Kasi alam ko, meron isa dito mahilig sa chicken. Butter shrimp pala. Okay. Kasi yung alam ko yung isa dito mahilig sa shrimp eh. Oo. Akala ko yung talong. Ito ang sarap. Binatoong ng baboy. Na merong talong, okra, at ano ba tawag dito? Talbos ng kamote. Yan ang sarap. Pati at saka pasiyo. Salsa. Salsa. At saka yung ensalada. Yan. Parang sa inyo yan. Masarap yung ano ha, yung lipo. Kaya pala, bago ko makalimutan, nagpapasalamat nga pala ako dun sa mga Patreons namin. Yes. Of course, si
Manager Oliver ng GM Bank. Thank you so much, sir. Vice Mayor Chris Clemente, thank you very much. Thank you so much. Yes, saka kay Consihal Manny Balicanta. Yes, thank you. And of course, kay Bukal Ed Bernardo. Dapat ikaw nagpapasalamat kay Bukal Ed. Maraming salamat po kay Vice Mayor Clemente. Maraming salamat po. At hindi lang yon kay Kuya Gerald, si, ano, ang aming running man. Thank you. Kay Charlie. Yes, kay Charlie. Thank you, Charlie. Thank you so much po sa lahat po ng tumulong sa amin na mabuhay ng vlog na to. Maraming salamat sa talong ni Mimi Jacinto. Napakasalamat. Simula na naman sa wala sa showbiz. Nag-alata naman dito. Nag-alata naman dito kasi. Ahem. May nakalala. Ahem. Alala ng jowa. Yung pamilya mo lang talaga ng Hindi na ako hahanap ng ibang sausawan. Diba? Ayaw mo. Promise, masarap yung ensalada ni Nini. Nalala ko lang yung una ko na luto. Iyan nyo minsan. Ang niluto ko, ano, mechado, yun alam ko eh. Tapos sabi nung mga anak ko, ayun, di, pakbet pala yung niluto ko, pakbet. Pakbet. Tapos sabi nila, ma, ang sarap naman ang mechado mo. Hmm? Kaya napapaisip ako, Bibina. Okay yan. Ako hindi pagsasin yan. Pakbit yan. Ayan yung minsan sa vlog natin, magkano tayo ng mga luto. Magluluto tayo. Hindi na daw po pa nung luto mo. Eh, pero ngayon marunong na ako magluto. Masarap na ako talaga magluto. Uy, teka muna. In fairness, masarap yung adobo ni Nini. Ito. Ano ba to? Ano yan? Seafood? Ay, ano? Ano ba yan? Ito. Ay, sorry, kaya ko adobo niya eh. Ano ba? Alam mo, binagawa nga pala ito kanina. Sinabaw ko na sinabaw sa kanin ko. Ang dami. Promise, masarap. So, pwede na. Panalo yung luto ni Nini Jacinto. Oh, diba? Flavor with love. Oh. Sarap. Parang ito na nga lang kinakain ko talong ni Nini eh. Diba? Ang talong ni Nini Jacinto. Inihaw ni Sab, hindi nyo tinikman. Oo. Ang sarap ng inihaw ni Sab. Yan yung sa mag-tutorial tayo ng pagkain. Yung inihaw ni Katrina ng manok. Mm-mm. Mamaya yan, mamaya. Ang daming pagkain, guys. So, wala kain na. Kain kayo. Talagang kinalimutan na namin ang diet. Yung totoo, nakakain ako ng chile, sobrang angham. So, kumusta naman? Sobrang angham. Kumusta naman ang sili mo? Hindi ako malakas akong kumain ng maangha. Mahilig ako. Pag kumakain ako talaga gusto ko may sili, mas ginaganahan akong kumain. Kung ano, diba? Sando sa'yo yung toyo kalamansi. Sinigang ba yun? Sabi sinigang mo, ha? Ay, ano ba yun? Pwede naman tayo siguro umpo, diba? Ensalada. Ah, ensalada pala. Sorry, akala ko sinigang. Malayo, eh. Paborito ng nanay ko yan, tsaka yung tatay ko, tsaka siyempre ng asawa ko yun, okay? Lalo na yung mga tao. Fairness, inisip po na ako sa abhang, ha? Nakakain ako chili. Diba? Pero masarap. Guys, pag natikman nyo yung mga luto namin, Yung hipon, kamusta? Iba to. Kamusin nyo yung Salamat nyo nga. Sinisip-sip yan. Yung hipon. Sinisip-sip kaya yung ulo. Yung mga yung hybrid. Masarap na yung salaga ni Nini, promise. Talaga mo ng talong, ganyan ang sarap. Diba ako pa na kumain? Tara na! Kamustahan naman tayo ngayon, mga sisters, ganyan. O, kamusta naman? Parang dalawang dekadari tayo din nagtagpo-tagpo, no? Yes. Kamusta ang life? Kamusta ang buhay? After ng showbiz niya ng 90s, ano na tayo ngayon? Ako kaya ako natigil sa pag-artista. Ano kasi, dapat meron pa ako mga follow-up para na. Kaya lang, hindi na natuloy. Pero, blessing naman ako kasi alam mo naman yung kapalit. So, after ko doon, naging full-time housewife talaga ako. Wow! Yan ang iihas dito. Talagang tulang umikot yung mundo ko eh. Tulang ako na luto, business.
Sobrang sarap ng feeling ko kasi yung palagi yung sarap sa mga kalakol yung hindi ko nagawa noon. Feel-feel ka sa mga. At least, diba? Kung ano yung pangarap mo noon, ginagawa na ko. Ikaw naman yung Sabrina, kamusta ka na? Ako, ito, okay naman. Ito ako, okay naman. Yan ang sagot, okay naman. Hindi. Hindi, kasi siya ng iba, diba, meno yan. Oo. Hindi, syempre, ano ko, sa buhay na okay ka na. Hindi, sa buhay kasi naman ng tao, syempre may ups and downs yan, diba? So, narating ko yung kasikatan mo dati, diba? And dumating din naman doon sa punto na, alam mo yun, may nangyari sa akin at hindi naman din lingit sa lahat ng tao. Buong mundo nga yata, nakaalam talaga nun na, diba yun? Wala na yun. Ang ibig sabihin nito is, kahit na may nangyari sa akin na gano'n, eto ako ngayon, nakatayo ang babaeng palaban. Kung paano ko ngayon ulit itinutuwid ang buhay ko, paano ko dinidiretso, paano ko nilalagay yung sarili ko sa tamang daan. Diba? Pwede mo ba i-share si yung strength mo? Siyempre yung mga anak ko. Wala akong ibang pinagugutan. Wala akong ibang pinagugutan kundi ang mga anak ko. Para maging maayos ulit. At eto ngayon, bumabangon ako, okay na ako ulit. Go! Yes! So, kamusta ka naman ngayon? Soriano? So far, so good. Ganun pa rin. Ito pa rin. Siyempre ako, apat na anak ko. And of course, may apo na rin ako isa. Wow! Magpa-5 years old na yung apo ko. Proud grandmother. Grandmother, hindi naman naman ang katawan, di ba? Tapos, yung graduate na si Faye, yung panganay, tapos na yon. Si George na lang graduating, bago yung nag-aaral na yun. Tapos, business sector yung kinukuha niya. Tapos yung pangalawa ko, forensic science ang kinukuha niya. Sabi-major siya ng psychology and law, whatever. Dahil gusto niya maging clinical profiler. Pero proud siya. Scholar yun, ha? Proud ako doon. Sa kapiyan, pag nakita mo umaakit sa stage, yung alak niya naka... Oo, okay. Tapos si Gunso naman, ang gusto ko, ayun, grade 8 na siya pasok. Sa pasokan, grade 8, grade 10, ganun. Alam mo, ako super blessed din ako sa mga anak ko, lalo yung pangalawa ko. Laging yan, proud ako dyan dahil every time na every year, talaga umakit ako sa stage. Dahil ang dami niya mga natatanggap ng mga awards. Lagi siya nasa top, hindi siya nakaalis doon. So sobrang nakaka-proud na kahit gano'n yung mga pinagdaanan natin, eto mga anak natin na nagiging maayos ang buhay. Kasi yung mga anak natin ang mag-build up sa atin. Kung meron tayong pagkakamali sa tama natin, tama natin silang pinalaki, tayo ang mag- Okay. Kasi syempre yung mga nangyari sa atin, ayaw natin mangyari sa kanila. Kaya ginugroom natin sila para maging mabuting tao. Alam mo mga anak ko, pwede mong iwanan yan sa bahay, ha? Kahit yung puso. Basta may laman ng ref, marunong magluto, magsae, maglinis ng bahay. At saka yung damit nila, kaya nilang naman. Basta marunong sila sa gawain. Yan ang wala yung mga kasi. Okay, ngayon naman, ito naman yung last question natin sa ating sarili. Tayo ba ang masasabi ba natin na fulfilled na tayo at saka ano pa ba yung gusto natin ma-achieve or plano sa buhay? Okay, eto yan eh. Alam mo, ang tao, habang nabubuhay, meron tayong marami pa tayong dapat daanan. So, hindi pa natin masasabi fulfilled na tayo. Exactly. Kasi habang nabubuhay tayo, marami pa tayong gusto mangyari sa buhay natin. Saka maraming changes eh, na nangyari. Marami pa tayong gusto mangyari. So, ako sa sarili ko, hindi ko pa masasabi fulfilled ako. At ano naman ang pangarap mo sa buhay? Ang pangarap ko, syempre, makapagtapos yung mga anak ko sa pag-aaral nila. Diba? Number one priority ko talaga ngayon sa mga anak ko. Para makapagtapos ko sila sa pag-aaral nila. Ikaw, fulfilled, diba? Marami pa yung pangarap sa buhay. Alam mo yun, ibigay naman sa akin yung fulfilled. Pero sabi ko nga, yung hindi kong pangarap dati, gusto ko lang magkaroon ng sarili. Isang maliit na bubong na alam kong hindi dapat yung mga anak ko pagka
wala or wala kaming ano, or hindi kami makatulog kung kaming kanina. Pero super blessed ako dahil. Tignan mo naman yun, ha? Oo. So, hindi lang bahay binigay sa'yo. Meron ka pang building. Ano naman yung gusto mo pa, Marching? Ano ba gusto mo, Marching, ngayon? Siyempre, meron pa rin akong dalawang nag-aaral sa bata. Oo, pagtapos sa mga bata. Ilang naman talaga yung palayo na sabi. Education is very important. Yes, it's the number one. Yan po ang respeto sa mga panahon ng millennial, sa mga panahon ngayon, kasi pag walang edukasyon, napakahirap po talaga. So, yung mga anak natin, kailangan natin sa pagtaputin. Alam mo yon, kasi darating yung time na makikipag-usap sila, well, alam mo kung paano makikipag-usap yung mga anak mo, kaya mo silang iwanan kahit saan. Okay. Ako yun din ang fulfillment ko sa buhay. Kasi, wala naman ako asawa talaga. So, I'm a single mom. May mga tumutulong naman, of course. Very responsible naman yung father, yung bunso, at saka yung pangalawa sa bunso. Very responsible talaga sila sa anak nila. But, siyempre, still, ang nasa akin pa rin. Anong dream mo? Okay, sandali. Tapos lahat ng anak ko. Speaking of, sabi mo nga, wala kang jowa. Eh, kumusta naman? Ang gabi mo pag wala kang ano, syempre wala ang jowa, kumusta naman yan, di ba? Wala na, parang nawala na, nakalimutan mo na. Pagka nanonood ako ng pelikula ko, ah, yun pala yun, o, tapos na. Parang gano'n na yun. Wala ka na, dream mo. Wala akong jowa. Wala akong asawa, wala akong jowa, sino po bang pwede dyan? Nanawagan. Kumusta ang gabi mo dahil wala kang jowa? Syempre, sarili ng sikap. Okay na, masaya, happy. Okay, ako naman. Kumusta ako, pusa ako sa kama eh. Kumusta naman ang jowa? Hindi pa masasabing fulfilled. Doon muna ako. Hindi ako masasabing fulfilled. Kasi yun nga, tulad ang sinabi niya, hindi natin masasabing fulfilled na dahil hindi pa tapos yung journey ng buhay natin eh. Pero yung dream naman, sinasabi ko, sa akin kasi okay lang makapamuhay ng sleepless. Kasi importante, yung values sa pamilya, yung intact yung pamilya, may respeto, may pagmamahal. Basta mapagtapos lang ng maayos yung mga bata. For me, yun yung goal ko eh. Pero syempre, lahat naman tayo, gusto natin magulang, walang iba namang gusto kong gawin, mapagtapos sa mga tinuro ko din sa mga anak ko, kung ano yung nakahain sa lamesa kainin, huwag kayong maging mapili sa pagkain. Kasi grasya yan, magpasalamat kayo, may kinakain kayo. Hindi ba wala, kailangan pa nilang mamalimos para makakain kayo, may kinakain. Magpasalamat kayo, anak. So, everything talaga na nasa lamesa, magpasalamat. Kahit itlog lang yan, kahit kamatis bagoong yan, importante may kinakain ka. Napakaswerte. Maswerte ka na nun. Totoo yun, super blessed mo na yung ganun. Alam mo kasi kung naranasan din namin talaga na talagang, siyempre marami din akong pinagdaanan. Totoo lang. Ako nga, isang kilong hotdog, hindi ako makabili dati. Isang kilong hotdog ka na 179 pesos wala ako. Yung marating talaga sa buhay ng tao, yung alam mo yun, yung nga sinasabi ko kanina, may mga ups and downs. Sige, ang importante ngayon, kung paano tayo lumaban, kung paano natin kayanin lahat ng nangyayari sa buhay natin. Mas importante, kapag meron tayong pinagdadaanan, kapit lang lalo ka na. When it comes to financially, di ba, emotionally, when it comes sa, basta lahat sa pagiging babae natin, kaya itong grupo natin nakakatuwa. This is a girl power. Yes. Iba-iba yung pinagdaanan natin sa buhay. Pero still, ito tayo, magkakasama, nagkakasundo, at we respect each other's view. English yun! Dito sa ako, mapapayo na. Ano ba yung advice ko lagi sa'yo, Nini? Diba pagka humilya ka o gato, ano na-advice ko sa'yo? Nini, nalulungkot ka, gusto mong balibang, lumabas ka ng bahay nyo. Sabi nga, bakit ako lalabas ng bahay? Bilangin mo lahat ang posito sa barangay ninyo. Tingnan mo, ano yun? May ilaw at walang ilaw, ilista mo. O, dinalipang ka pa. So, ayun lang po. But thank you, girls. Thank you sa nabigyan tayo ng time. Thank you kay God na nabigyan tayo lahat ng time na makapag-banding. Makapagsama-sama. And sa mga at sana maraming, po, marami pa tayong vlog na magawa. Okay. Ito, sa mga nanonood po, sana po supportahan po ninyo yung vlog namin na to. Sigurado po na mag-enjoy kayo. Tsaka marami kayong matutunan. Matutulot na mga aral, mga kung ano-ano. Dahil hindi lang po ganito yung gagawin namin, marami pa. And
doon sa mga gusto na kung anong gawin namin. Suggest ako. Suggestin ng topic. Click kayo. Click and subscribe. Click and subscribe. Tsaka doon sa mga mommies din talaga. Siyempre pag nagiging nanay ka, tumataba ka, lumalaki ka, nawawalan ka ng... Natural yan. So may mga ituturo din kami sa inyo. Siguro ako, may ituturo ako sa inyo kung paano wag may maintain ng katawan. Diba? Kagaya nito. O, ayan. Nilalayo ka po. Pinang babae. Ika na, okay na yan. Dito tayo. Tama na, tama na, katawan na pinag-uusapan eh. Tama na, okay na to. Huwag na, katawan na pinag-uusapan. Hindi na, okay na yan.